Yan oh. Then punas oh. Yan oh. 'Di ba? Oh. Kitang-kita, talagang ang lakas niya. Oh. Napaka daling gawin. Good morning mga idol. Ito ah, sa episode natin ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips at ideas kung paano natin magiging super clean ang ating engine bay. Yan mga idol. Kasi kitang-kita nyo naman, tingnan nyo oh, sobrang dumi at may mga balahibo ng pusa malamang na nagbabahay dito, yung mga pusang digaw dito sa aming bahay. At yan oh, tingnan nyo naman oh, pati yung under the hood, eto mismong hood natin, napakadumi. Yan, lahat yan, lilinisin natin ngayon mga idol. Pagdating sa paglinis ng ating engine bay o ng sasakyan, no? Walang shortcut diyan, no? Wala shortcut. Kung kailangan mo linisin, kung gusto mong tanggalin ito, magtatanggal ka ng filter, ng battery, kung ano man yung gusto mong tanggalin diyan, no? Walang shortcut. Talagang tatanggalin mo kung gusto mo talagang malinis thoroughly. Ganun talaga. Ngayon mga idol, ang shortcut lang na pwede natin gawin dyan ay mas mapabilis. Yan, yan yung ipapakita ko sa inyo kung paano natin mapapabilis yung paglilinis. Dahil syempre, meron tayong pwedeng mga gamitin na panlinis na karapat dapat dito sa makinang to. Kaya yan mga idol, tara, samahan nyo ko kung paano natin isusuper clean itong aking engine bay. Tara! Ang una natin gagawin, no, kung meron kayong kayang baklasin dito sa sasakyan natin, sa makina, ay baklasin nyo na. Katulad nito mga idol, yung sa ibabaw ng sasakyan natin, di ba cover lang yan. Maganda yan, yung mga ganyang bagay, binabaklas na natin. Huwag na natin dito linisin. O, di ba? Yan, katulad niya mga idol, oh. Ang dumi. So, pagka naglinis kayo nito, maganda, naka-gloves, no? So, mamaya mag-gloves na lang ako. At maghugas kayo ng kamay pagkatapos ninyong hawak-hawakan dahil hindi natin alam kung dumi ng ano yan. Yan yung makina natin. So, pakita ko muna sa inyo mga idol yung mga dumi, no, na maaari natin tanggalin dyan mamaya at kung ano yung magiging difference kapag tapos natin linisin. Okay, at ito pwede naman natin itong baklasin, no? Kayang kaya to mga idol, mga DIY. So kasi ngayon, no, mapapansin ninyo may mga binabaklas ako kasi actually mga idol, this time hindi tayo gagamit ng hindi tayo masyado gagamit ng tubig, no? Hindi tayo gagamit ng pressure washer. So more on dump cloth lang, basang-basahan, then punas-punas, then toothbrush, ganun lang gagawin natin. So ito mga idol, kayang-kaya nyo to, panigurado. So sa akin, nasa sa inyo ah, kung ano yung preferred ninyong mga baklasin dito sa inyong sasakyan. Kasi okay lang naman, yan oh, katulad yan. Yan oh, diba? Ito, pwede na natin dinisi sa labas to, kasi yan, katulad yan. Nasa ilalim, mahirap linisin yan. So, pagka nabuwasan mo yung mga bagay-bagay dito, mas madali mo siya malilinis. Ngayon mga idol, pagdating sa battery, no? Kasi yan, katulad yan, no? Tignan nyo itong battery ko. Itong part na to, no? So, katulad yan mga idol, ito, itong part na to, oh. Talagang, oh, di ba? Sobrang dumi. So, kung hindi ko tinanggal yung ating airbox, no? Yung air filter, eh, hindi natin malilinis yan. Katulad na itong battery natin, no? Pwede naman din natin itong tanggalin. Pero, depende sa inyo kung gusto ninyo tanggalin. Kasi meron mga sasakyan idol na bawal tanggalin yung battery ng mahabang oras, no? So, ang alam ko, yung iba, meron 15 minutes lang. Pagka tinanggal mo, medyo nagkakaroon ng problema. So, nasa sa inyo kung gusto ninyo baklasin. Pero, kapag binaklas nyo itong mga idol, maganda, ipanghuli nyo na, no? Kapag may lilinisin kayo dito, mabilisan lang, baklasin nyo sandali, linisin nyo, then ibalik nyo kaagad. Kasi baka nga magloko pa yung ating computer box, no? So, sa ibang sasakyan, maaaring nangyayari yun. Kaya, advice lang na ganun ang gawin natin.
Okay, ngayon mga idol, di ba? Tinanggal natin tong air filter. Ngayon mga idol, kung meron kayong mga binabaklas na palagay niyong pwedeng pagpasukan ng tubig, maganda dyan, tatakpan nyo rin. Katulad nito, itong ating air filter, no? So, pwede ko itong takpan muna nito para sigurado akong hindi papasok kung anuman. Yung mga dumi, chemicals, kung gagamit kayo, mga tubig, dyan. So, maganda dyan, saraduhan nyo muna ng ganyan. O, para secured, no? Ang mga pinapakita ko muna sa inyo ay yung ating mga preparasyon. Katulad yan, yung pagbabaklas, preparasyon yan. Tsaka ngayon, di ba syempre sobrang dumi yan. Bago tayo gumamit ng katulad nito kasi, this time gagamit tayo ng chemical na mga nabibili katulad nito. No, ito katulad niya, no? Meron tayong engine degreaser, tsaka multi-purpose cleaner. Maganda kasi meron nito. Katulad ng sinabi ko, di ba? Mas mapapabilis natin yung paglilinis kapag meron nito. Dahil syempre, kapag kaya na ginamitan mo lang ng tubig at saka sabon, syempre, mas marami kang tubig na gagamitin. At yun yung kinakatakot ng karamihan sa atin. Yung mabasa, yung mga electricals, syempre, di ba? Katulad yan, kung tayo ay magdi-DIY, gusto natin, mas safe. Kaya, pwede tayong gumamit ng mga katulad nito na chemicals. Pero, syempre, hindi naman pwedeng eto kagad. Hindi pwede kasi, syempre, katulad yan, no, yung mga alikabok, dapat yan, bawasan muna natin. So, gagamitan muna natin ng basahan. No? Pwede rin gumamit ng mga paintbrush na ganito. Toothbrush, mga lumang toothbrush nyo. No? Tirayin muna natin ng basahan. So, ano muna, bawasan muna natin dumi bago ito. Para makatipid din. No? Makatipid din tayo sa mga gagamitin natin na chemicals. So, yun. Pupunasan ko muna. Okay. Ngayon mga idol, ito pala. Advantage kung meron kayong ganito. Blower to mga idol. Ngayon, kung magbo-blower naman, maganda pala yan bago nyo baklasin. No, bago nyo baklasin, i-blower nyo na. Pero this time kasi, katulad yan, di ba, nagbaklas tayo ng air filter. At kinoveran naman natin to, kaya okay lang. So ngayon, maganda kung meron nito para tanggal yung mga alikabok. Sige, blowerin ko muna. Katulad nito mga idol, no? Punas-punas lang muna tayo kung ano yung mga pwede nating bawasan na alikabok. Actually mga idol, no? Kung meron kang mga paintbrush na ganito, no? Tanggalin mo muna yung mga alikabok na ganyan, no? Pwede naman yun. So kapag nagtatrabaho tayo sa mga alikabok na ganyan, no? Maganda yan mga idol, magmask kayo. Yan, no? So pagkatapos nyo magblower mga idol, hindi nyo makukuha yan sa blower lang. So maganda dyan, no? Bago nyo basain mga idol, para hindi na kumapit, no? Brush-brushin nyo muna yung mga tumi, nakatulad nyo, no? Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, tsatsagain nyo yan. Kung mahal ninyo ang inyong sasakyan, syempre, mahal na pagkakabili ninyo, eh, talagang pagtsatsagaan nyo yan, di ba? Oh. Yan lang naman yun. Okay mga idol, ngayon, di ba, nilinis natin. Basahan lang, tapos pa-brush-brush, paint-brush, no? Tinanggalan natin ng alikabok. Ngayon, syempre, may mga kumapit na dumi dyan. Katulad nito, mga idol dyan, no? Tinira ko na siya ng basahan, pero hindi mo pa rin siya talaga totally mapapakinis, mapapakinta, mapapaganda. So, kasi medyo may mga kumapit na katulad yan, no? Diba? Nagkapitan na yan. So, ngayon, anong gagawin natin? So, ito, gamit itong Coche Max na all-purpose cleaner. Ito ang panlilinis natin. Tapos, pwede rin natin, kung meron mga grasa, ito, Coche Max engine degreaser. Ito yung gagamitin natin. So, pagdating dito sa engine degreaser, mas malakas, mga idol. Yan, no? Tignan nyo. So, sprayan ko lang ng konti ng ganyan. And then, pwede nyo hayaan mag-soak muna. Pero yan, yun. Talagang kahit light lang. Yan, no? Napaka-light lang na punas. Natatanggal siya. Diba? So, napakalakas pala na ito. Oh? Oh? Hanggang lang ng punas ko, eh. So, ito, testingin natin to. Ito, itong part na to, ah. Testingin natin yan. So, ayan, no? Unting punas mo lang, yo. Yan, no? Tanggal ka agad yung mga dumi niya. Oh. Oh, katulad nito, lipat tayo dito. Testingin natin to. Ito. Yan. So, konti-konti lang, eh. Oh. So, pwede mong hayaan din muna mag-soak. Yan, oh. Then, punas, oh. Yan, oh. Diba? Oh. Kitang-kita. Talagang ang lakas niya. Oh.
napaka daling gawin. Oh. Di ba? Linisin ko na rin ito. So ito, tulad niya. Oh. So yan, oh. Katulad yan. Sobrang hirap tanggalin na sabon lang yan, oh. Di ba? Linis agad. Okay. So ito, rinse natin ng konti. Tubig, tubig to mga idol, tubig. Ayan, oh. Diba? Compare mo naman, 'di ba? Tingnan niyo 'to mga idol. Oh, ito 'yung nilinis. Ito 'yung madumi. Isipin mo, ilang taon na 'yan na nandiyan. Oh. Kahit gamitan ko lang ng basahan, let's see. Basahan. Basahan, basa, no. Ito medyo madumi 'to pero hindi pa rin 'yo. Oh. 'Di ba? Hindi kaya 'yo. Oh. Pero 'yung engine degreaser, simpleng simple, no? 'Yan, oh. Ngayon, try natin. Oh, engine degreaser ulit. Ito, try natin to. Ayan o. Spray ka lang ng konti dyan. And then, ito na. Oh, yan o. Ganyan o. Di ba? Lapag-lapag lang eh. Oh. 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 Ang daling malinis, mga idol. Oh. Di ba? Banlawan. So, konting tubig lang ang nagagamit natin, mga idol. Yan o. Yan, babanlo ko lang siya. Oh. Oh. Tignan nyo naman, mga idol, di ba? Sobrang linis. Kung i-compare mo, itong part na to, madumi. Kahit na, yan o, oh, sa kuko mo, makakadkad mo yan. Oh. Sa kuko. Oh. Pero kung basa-basahan lang, hindi. Pero gamit itong ating Coche Max engine degreaser, talagang napakalakas. Then, hindi siya nakaka-harm ng pintura actually, kung makikita nyo lang. Yan o. Maano naman siya, o, makintab pa rin. So, parang binalik niya lang yung dating itsura. Okay, mga idol, ito naman. Alam naman natin, ito yung karaniwang tinutuluan ng tubig, no? Kapag tag-ulan, so, kunyari, balik ako kayo sa kanya ninyo. Kapag tag-ulan, dito lahat puntahan, halos ng tubig niyan, tumatagos dito. So, try natin sprayan itong engine degreaser, then linisin natin. Tingnan natin kung mapapaputi natin ito. Okay, mga idol. So, yan o, di ba? Tatagayin nyo lang ng konti brushin kasi syempre puro singit-singit yan. Pero napakadali niya matanggal. Compare naman kanina talagang sobrang dumi. Pero yan o, ngayon, o, diba? Mas okay na syang tignan. Ito o, tignan mo itong mga hindi pa nalilinis. Ang layo, diba? Okay mga idol, since gumamit tayo ng degreaser sa paglinis na itong hood natin, so mas maganda to mga idol, tutubigin natin para yung mga sumiksik na mga dumi dito, na mga residue ng ating degreaser ay talagang totally ma-wash out, no? So kasi ito, painted surface to, maganda dyan mga idol, eh talagang malinis natin mabuti o masabon para walang residue na matira. So gagawin natin, isprayin natin ang tubig, then sasabunin natin. Okay, tara! And then mga idol, gamit itong ating Coche Max Car Wash, no? With wax na rin siya. So magkakaroon na rin yan ng protection, no? So babalik yung kintab niya. So ang gamit lang natin mga idol is yung ating Coche Max microfiber. Yan mga idol. So try natin sabunin. So re-rectahin ko na mga idol. So maganda rin, no? Kung gusto ninyo, tanawin ninyo steam ba, okay din, no? Sa akin, nire-recta ko na. Yan, oh.
So katulad din sa mga sides na to, no? So kasi ginamitan din natin ng degreaser, di ba? So maganda dyan mga idol, maganda rin na mabanlawan natin. So dito, banlawan mo lang din ng tubig, pwede yan. So hose lang, no? Okay, so nagtimpla ako ng ating sabon, no? Ating Kotche Max car wash with wax, para mas mabanlawan ko siya na maigi. Yan, oh. Okay. Then, banlaw. So, ngayon, nalinis nyo na to. Yung kabilang side, then yung hood, nalinis na rin, no? So, pwede natin tanggalin. Tignan nyo, ha? Diba? Siyempre, hindi siya nabasa. Okay. So, sa baba ang bagsak niyan. Yun. Diba? And then maglilinis na tayo naman ng makina mismo. Okay, ngayon mga idol, dito naman sa makina, no. So kung masyadong maraming grease yung inyong makina, talagang medyo mahihirapan kayo diyan. Pero yung sa akin kasi, no, medyo minimal lang, mga kumapit lang na mga dumi tsaka mga konting grease. Ganun lang naman yung sa akin. So ito pa rin, yung Kotche Max engine degreaser natin, no. Ang pag-apply nga, no, spray mo lang dito para hindi masyadong malakas. Yan, no. Tsaka hindi masyado makalat. So katulad nito, no? Kanyari, yan yung sa makina mo. Yan, babrushin mo na siya ng ganyan, no? So kung kaya ng brush lang, lalo na kung bago pa yung inyong sasakyan, okay din. Yan, para hindi na siya masyado kumalat. Okay? Pwede mo i-brush-brush lang ng ganyan. Or, eto, gamitan mo ng toothbrush naman para mas matigas ng konti yung bristle niya, no? Gamitan mo ng toothbrush. So, iisisin mo lang siya ng ganyan, para lumabas yung linis niya. Yan, no. Okay, ngayon, no, kung medyo satisfied na kayo sa pagkakalinis, no, pwede nyo nang banlawan. So minimal lang lagi na tubig ang ginagamit natin. So yan, no. So ganyan natin tatanggalin lahat ng mga stain. Okay. So syempre, no, tatsagain natin linisin niya na mabuti. Sa palabas nga natin yung ano niya, yung kulay niya. Okay. So, linis lang mga plastic parts. Okay. So, brush lang. No? Plate brush. Yeah, pwede rin yan. No? So ito kasi mga idol, pwede nyo mas ka lang. So kung alam mo wala siyang papasukan na iba, pwede mo spray na rin. Diba? Dahan-dahan lang natin siya maginisin. Ngayon mga idol, ito ha, tignan nyo. O, di ba? Ang layo na ng pinagkaiba do sa una. So, ang ginamit ko pa lang dyan ay yung ating Kotche Max engine degreaser pa lang, no? Tapos, yung pinasasabon ko is yung Kotche Max car wash with wax na rin yun, no? At yung aking microfiber cloth, nagawa rin nila kasi super absorbent yun. So, mas napapadali yung paggawa ko. So, kung papansin niyo talagang, di ba? Ayan, no? Di ba? Malinis siya, ultimo yun, no? Nalinis ko yun, tignan nyo, o. Di ba? Yung mga itim-itim doon, yung sa may tambol, di ba? Pagka tinignan nyo yan, tignan nyo yung sa inyo, sobrang dumi nun. Ito, oh, tignan nyo, oh, di ba?
malinis na rin siya pati yun. So, yung paglilinis niyan talagang kukuhanin niyo sa tiyaga. Pero katulad nga na sinabi ko, kung meron kayong mga proper na gamit, no? Tsaka yung mga katulad niyan, yung mga degreaser, ganyan, yung mga chemicals na makakatulong sa atin, mas mapapabilis talaga yung paglilinis ninyo. So, ngayon, di ba? Oh, medyo, ang ginawa ko dyan is mas dry lang siya, then wala na yung mga stain ng mga langis, mga dirt na nagkapitan, no? Yung naghalong alikabok, tsaka grasa-grasa, no? Na nakukuha natin sa kalsada, tsaka dito sa makina. So, nawala yung mga yon. So, ngayon, yung mga part na to, yan, kung gusto nyo uling gawing bago uli, so kung meron kayong maliliit na steel brush katulad nito, yan o. Yan, o kaya meron kayong, kung meron kayong barena na may brush wheel, no, mapapakintab nyo lalo, yan. So sa akin kasi, no, so okay na ako dyan, palagay ko. Syempre may mga stain pa rin yan na matitira, hindi naman lahat makukuha, no. So yan o, katulad nyo, no, namumuti siya, di ba? Hindi naman lahat makukuha. So, ngayon, yun nga, pwede nyong brush yan, no, yan, katulad yan. Then ito, itong part na to, yan o. No, kung may mga stain yung mga ganyan nyo, no, pwede nyong pasadahan ng mga 1,000, no, or 2,000 na liha. Yan, lihaan nyo ng onte para mas pumuti, no. Ngayon, no, tapos na tayo sa cleaning, no. So, kanina preparation, then cleaning na. Then ngayon, kung gusto ninyong magmukhang bago talaga, no, yung paglinis na yun, katulad nito, di ba, hindi mo yan mapapabalik sa itim na itim talaga. Ang mangyayari lang dyan, medyo magiging mas dry siya, no? Ganun lang kalalabasan yan. Pero sa totoong paningin, is medyo dull yung kalalabasan yan. Dahil nga, tuyong-tuyo siya, walang kagrasa-grasa, ganun, no? So, ang gagawin natin dyan, is gagamitan natin ng detailing, no? Sa detailing na yon, yun yung gagamit tayo ng mga protectant. So, ipapakita ko yun mamaya. Okay, mga idol, ito naman. Pagdating dito sa detailing part, no? Para lumabas yung kintab niya. No, so kailangan natin ng mga protectant. So ang gagamitin natin is Cochemax protectant premium, no. Ito mga idol is water based and actually silicone based na protectant. So hindi siya greasy, no. Yung iba kasi oil based. 'Yun, huwag tayong gagamit nun. At syempre may magtatanong diyan kung pwede rin yung WD-40, hindi po pwede. Kasi mga idol, ito kahit na sabihin natin na nakasarado siya, so pumapasok yung hangin dyan at yung mga alikabok. Kapag ginamit natin yung oil-based, no, ang mangyayari dyan, kakapit lang dun yung alikabok. So, dudumi rin. So, kailangan ng gamitin natin is yung water-based or yung silicone-based na katulad nito. So, hindi siya, non-greasy siya, mga idol. Ganun ang kalalabasan. So, ngayon mga idol, no, so, Cochemax protectant ang gagamitin natin. So, sponge, then brush, no, para ma-reach natin yung mga yan, yung mga sulok-sulok. Yan, ganun ang gagawin natin. So, katulad nito, no? So, pwede mong spray directly or pwedeng dito sa may sponge na mismo. So, ito, testing natin, no? So, gagawin nyo lang, no? Spray ka lang dyan. So, para siyang, ano, para siyang karnuba na, ano, na protectant. Pero, ito nga, katulad nyan is water-based siya, no? So, i-apply mo lang ng paganyan-ganyan. So, katulad nito, no? So, lalagay mo lang ng ganyan para mas kumintab siya. Okay. Yan. Then, di ba katulad niyan, no? Pwede rin, no? Kapag may brush ka, yung mga hindi mapasok na area, ayan, no? Pwede mo siyang brushin ng ganyan para mas madali. Yan, no? Di ba? Oh. So, ito yung sa part ng detailing, no? So, yan, no? Para magkaroon ng buhay uli yung mga black na parts, no? Yan, no? Pwede mo ganyan, no? So mga idol, no, lalagyan ko muna lahat 'to, lahat ng pwede kong lagyan, no, para mas kuminis, no, mas makintaban dating niya. So 'yun, sige, lagyan ko muna 'to. So okay mga idol, no. So tatapusin ko muna 'to. Lalagyan ko lahat ng mga black, 'yan, lahat ng mga hose, oh, protectant nga kasi siya. Then papakita ko sa inyo kung ano 'yung magiging resulta. No, so katulad nitong mga part na 'to, 'yung may mga rib, no, nahirap na reach 'yan. So, actually pwede mo naman i-spray direct, ha, no, ganyan. Pero mas mainam yung nasa brush eh para hindi na kumalat ng husto kung saan pamapunta. So yan eh, gaganyan-ganyan mo lang ako, di ba? Mas madali siyang i-apply kapag ganyan. So babrushin mo lang. Di ba?
Okay mga idol, pagdating naman dito sa may bandang belt, yan mga idol, no? So iiwasan natin malagyan yung belt ng protectant, no? Kahit ba water-based o silicone-based pa yan, huwag natin hahayaan matalsikan o malagyan. Kasi nga, dudulas yan mga idol. So medyo mag-iingat tayo dyan. So mas maigi pa, pagka dyan na, no? Gumamit na lang tayo ng sponge para i-apply. Ngayon mga idol, meron din, no? Gumagamit niyan is yung tire black, no? Huwag din yun mga idol, hindi po pwede yun. Kasi yung tire black mga idol is parang oil, no? Sobrang greasy niya, so magkakapitan din yung mga dumi doon. Kaya iiwasan din natin, huwag natin gagamitin yun. So mas maganda talaga yung ganito, no? Cochemax Premium Protectant, kasi water-based and actually silicone-based siya. Yan, kaya ito mas okay to. At ito na nga mga idol ang kinalabasan, tingnan nyo naman, di ba? Napakalinis tignan ng ating sasakyan. Ito, sobrang itim nito dahil nga 2010 pa yan, kung tutuusin, na nandyan yung mga dumi na yan na hindi natanggal kagad. Pero ngayon, tignan nyo, hinubaran natin ng dibag, di ba? Sobrang layo sa dati. Tapos ito, tignan nyo, oh, di ba? Dinetail ko siya. Kaya talagang naglitawan yung pagiging itim ng mga plastic parts, no? Katulad nyan, di ba? Itim na itim, yung mga hose, yung mga wires. Maglalabasan ng totoong kulay nila dahil nga doon sa ginamit natin protectant na Cochemax. Tapos ito mga idol, di ba yan? Oh, parehas yan nito eh nung hood, no? Maraming libag din yan, pero tingnan niyo oh, yung pinagtuluan ng tubig, di ba? Yung pinagdadaluyan ng mga tubig ulan, lalo na kung galing sa bubong natin, di ba? Malikabok 'yon, tas babagsak dito, naiipunan niyan, tanggal din. Oh, di ba? Super linis niya na ngayon. Tapos iyon oh. Oh, tingnan mo, ultimo doon sa may babang 'yon. Nilinis ko na rin 'yan. Ito pati yung blade. 'Yan oh, pinunasan ko lang 'yan, mga idol. Ginamitan ko lang nung kanilang microfiber towel, tapos inisprayan ko nung ating engine degreaser. Konting pahid nyo lang 'yun oh. 'Di ba? Mas maputi na siya ngayon. Pati yung mga marka na 'yan oh, 'di ba? Mga naglalabas yung mga kulay niya, pati to, 'di ba? Dati sobrang itim niyan. Oh, 'di ba? Oh, 'yan mga idol yung sinasabi ko. Na kaya naman natin linisin. So syempre, kailangan lang ng konting tiyaga at saka mga ating mga materials na katulad nito. Tingnan niyo. Cochemax protectant saka Cochemax engine degreaser lang ginamit natin. Pero tingnan niyo, 'di ba? Sa ilang oras lang na paglilinis niyo, kayang-kaya niyo ma-achieve yung gantong itsura niya, 'no? Magmumukhang bago uli, oh, 'di ba? Oh, 'yan mga idol ngayon, 'no? Magkano ba yung mga ganto? Eto mga idol, napakamura lang kung tutusin. Eto, so meron mga sizes niyan, no? Meron ka mabibiling 1 litro, galon-galon, no? Pero mura lang, mga idol, katulad nito. Etong engine degreaser na to, mukha siyang mahal, pero alam niyo bang wala pa siyang 100, no? Sa nakita ko nga current na presyo niya, no? Sa mga Shopee, Lazada, wala pang 100 to, mga idol. Tapos, yung 1 litro nito, no? May 130 lang, 130 pesos. So, ang dami mo nang magagawa dun, mga idol. Actually, kahit kunyari marami ganyan sasakyan, may motor ka, magagamit mo. Kasi katulad nito, oh, ang dami pa rin. Hindi ko man siya naubos kasi nga, konting spray mo lang, lagyan mo lang yung paranela mo, yung microfiber towel mo, o kaya toothbrush. Pag punas mo ng ganyan, tanggal agad yung dumi, mga idol. Tapos ito naman, protectant. O, konti lang din yung nagastos ko. Siguro mga gumanyan lang to. No, konti lang din. Tapos ito, hindi mo lang dito magagamit yan, mga idol. Pati dun sa may loob, sa mga dashboard. Pati yun, magagamit nyo to, no, mga idol. Napakagandang product. Tapos hindi siya greasy. Hindi siya greasy, no? Yan, oh. Sakto lang, pero syempre, may mararamdaman kang konting dulas. Pero hindi siya malagkit. Yun ang mahalaga dun, mga idol. So, iyan, mga idol. Tapos, kung gusto nyo rin yung ibang product, no? Syempre, may ginamit din ako. Pero ito talaga yung, ito talaga yung nagdala. Ito yung ginamit ko talagang nagpalinis, tsaka nagpakintab sa kanya. Tapos, di ba, gumamit din ako nito, di ba? Ito, oh. Ito yung pang car wash naman, no? So, ginamit ko yung para mahugasan ko itong mabuti, di ba? Tapos, ito naman yung isa, oh, multi-purpose cleaner. Tinesting natin, no? So, ito naman mga idol, medyo mas mild to kaysa dito sa may ating engine degreaser. Mas mild to ng onte. So, ito mga idol kasi magagamit ninyo sa mga leather, dyan sa dashboard. So, yung mga palagay ninyo hindi naman kailangan na matapang na chemical na panlinis ang gagamitin. Ito, kayang-kaya. So, mas maganda to, interior, exterior, mga mugs, ganyan, pwede nyo gamitin to. Kahit nga sa mga gulong, maganda rin, no? So ngayon, iyan yung mga ginamit ko lang mga idol. At iyan, lahat yan mga idol. Napakamura. Napakamura lang. Hindi yan lumalagpas ng 200. Katulad nga sinabi ko, ito 99 pesos, 100 pesos lang to eh. Tapos yung isang galon, 130. Diba? Tapos ang tagal mo magagamit yung mga idol. Sobra. Tapos magugulat ka sa magiging resulta niya. Basta mga idol, pag gumamit nun, engine degreaser, maganda dyan mga idol. Siyempre, banlaw.
di ba? Banlawan mo 'yan. Tapos 'yun, katulad niyan, 'yan sa makina, di ba? Ang ginawa natin, dinegreaser natin, pero ginamit ako rin ng spray na pambadlaw. So at least hindi tayo gumamit ng pressurized washer, no? Syempre doon tayo natatakot, eh. Pressure washer nakakatakot gamitin, di ba? Kaya ang ginawa natin, spray-spray lang ng tubig. Okay na 'yon. Tapos punas-punas, no? Gamitin niyo lang microfiber, no? Meron din sila, Coche Max microfiber. Pwede niyo gamitin. Sobrang absorbent noon. Pag ganun niyo, pag hagod niyo, talagang parang nabanlawan, tapos kumakapit sa kanya yung mga nakuha niyang dumi. Dahil syempre dinegreaser mo, di ba? Di magsisilambutan yung mga grease noon, yung mga ano, madumi. Pagka naglambutan na 'yon, pag spray mo nung tubig o kaya gumamit ka ng ano, microfiber. Pag ganun mo, talagang kakapit dun yung mga dumi. Pero tignan mo naman, di ba? Sobrang dali at napakaganda na naging resulta. At sa mga magtatanong naman mga idol kung saan nabibili yung produkto na to mga idol, i-type nyo lang sa Lazada at Shopee, Coche Max. Yan mga idol, makikita nyo na yung mga produktong ito. At kung gusto ninyo makita yung full lineup, i-visit nyo lang po yung kanilang Facebook page. I-type nyo lang Coche Max PH at makikita nyo na lahat ng pwede nating gamitin na produkto sa paglilinis ng ating mga sasakyan. Iyon mga idol. Ngayon, eto mga idol, sobrang mura ng mga produktong ito. At yung quality niya napakaganda. At bakit nga ba mura? Dahil ito po ay local brand mga idol. Let's support local brands po mga idol. At mag-iiwan din po ako ng link dyan sa ating description box. Para ikiklik nyo na lang yon para mapunta kayo sa Lazada at Shopee kung saan yung official online store nila mga idol. So iyan po mga idol ha. Let's support local brands. At yun lang po muna. Maraming salamat po. O bayaw. Ano, yung kotse ko na lang gamitin natin. Eh, kawawa naman to eh. Hindi nagagamit. O, tignan. Ano naman, oh. O, nagtambakan na. Ano yung makina niyan? Dumi niyan. O, tignan mo. Buksan mo. O. Yan, nakatambak lang tong kotse ko eh. So, sigurado eh. Ang dumi niyan, di ba? O. Sige, buksan mo. Oh. Nakatambak pa yan. Hindi nagagamit yan eh. Di ba?